And we're here at Net25. Ito ang tahanan ng Corina Interviews. At hindi lang yan. Tahanan din ang isa sa kanilang pinaka-hit na comedy show, ang Quezon City, who just celebrated their first anniversary. Samahan ninyo ako, pasukin natin ang loob ng kanilang napakagandang building at mga studio. At ipapakita ko sa inyo kung ano ang sisilipin natin. At ito na nga ang Quezon City, isa sa mga pinaka-nakakatawa na mapapanood ninyong mga palabas sa telebisyon ngayon. Nako, tingnan nyo naman itong ilan sa mga eksena nila na talagang hahagalpak kayo sa tawa. And guess what? Nandito sila ngayon! Eric Quezon, Epi Quezon, and Bandol Quezon! Hi! First time! Na mai-interview yata itong tatlong ito. Ngayon natin malalaman ang totoo. Kinakabahan sila, hindi ko alam kung bakit. Basta, kailangan mapasa nila ang pagsusulit. Merong pagsusulit, yes. Okay, so ito po mga eredero ni Dolphy. At malalaman natin ngayon kung karapat-dapat ba talaga. Quezon Brothers are in the house! Wow! Kompleto! Ay! Actually, hindi kompleto. Tatlo lang kayo. Ilan ba talaga kayong magkakapatid? 18. Kaya mong bilangin. Memorize mo talaga. Yun lang po yung alam namin. Yun lang yung deklarado. 13 boys, 5 girls. 13 boys and 5 girls. The Quezon Brothers. It's been a decade since, of course, saan pa manggagaling ang usapan natin kung hindi sa tatay ninyo? Eh, yun naman ang, di ba, pagkakapare-pareho ninyo. And of course, ang pinakabata na dati, paslit pa lang, ngayon mama na, ayan si Vandolph. And of course, we have, he's a family friend, barkada to ng ng aking kapatid. Good influence naman, daw, Epi Quezon! Yan, Epi, who's still very active in show business. And dito sa aking kaliwa, flawless pa rin. Although may band-aid sa mata, tanungin natin siya, ano ba yan? Producer of Quezon City, ayan, si Eric Quezon. Ayun, hello, hi everyone. Eric. Naku, natatandaan pa kita nung nagsisimula ka, ha? Bakit? Pag-usapan nga natin, paano kayo muna nagsimula? Of course, it all came from Dolphy. Ikaw, parang, di ba, body shots yes. Ganun? Yes. I started as a model when I was 16. Tapos, nung 16 ako, kinukuha ko ni Mother Lily na maging Regal Baby. Pero, ayaw ng daddy ko. Bakit? Siguro nire-reserve niya ako para sa kanya. Ganon? parang ganun eh. And then, at that time, kasi mag-uumpisa na yung shooting ng pelikula eh. Mm-mm. So, nagulit sila, hindi si Richard Gomez yung dumating, ako yung dumating. Tapos sinabi, pwede ka bang magtanggal ng shirt? Sabi ko, nagtubad ka. Ang yabang! Nagtubad ka agad. So, parang pagkatapos, parang all of a sudden, parang naging ano ako, na parang, uy, meron anak si Dolphy na ano, daring, ganito, nagmo-model, ganito. Parang ganito siya. Talaga ba? So, kasi na, dire-diretso na. Ito naman si Epi. Epi, ikaw, parang ikaw yung tatay mo, feeling ko. Ganun ba? Payat lang siguro kasi. Kasi pareho kayong payat, ganun ba yun? And yung then? Yung body structure namin pareho. Kaya but siguro. How did you start? You're from LaSalle, right? LaSalle. I was 17 years old. Ayoko mag-artista noon. Actually, puro hingi lang ako kay Eric ng pera. What are kuyas for? Diba? Okay. Tapos, there was a film na may slot for a young teenage boy. Sabi ng daddy, gusto mo mag-artista? Magkano, dad? Yung price niya parang presyo ng isang kotse. So, why not? Oh. So, umuo ako. Binigay sa akin kalahati.
Hindi, ganun din yun eh. Kasi ako din, nung time na yun, wala din akong kotse. So sabi ko, ano gusto mong bayad? Sabi ko, gusto mo ba nang magkaroon ng brand new car? Sabi sa akin ni Mang Conde, yung ano niya, yung, si Mang Conde. Sino si Mang Conde? Ba't kayo natatawa? No, because Mang Conde is like, kumbaga parang right-hand man ng daddy ko yun. Okay. Siya yung business manager, yung ganun. 2001, may pelikula sila Eric. We needed a young Dolphy. 2000, yeah. And then sabi ni Eric, bakit hindi na si Epi? So my dad and Eric talked to me, do you want to go back, di ba? So mag-artista ulit. Sige dad, maliit na role lang naman eh. And then, of course, that time, nanalo kami nila Eric ng mga awards, sila daddy. Sabi lang ng daddy ko sa akin, strike while the iron is hot. So yun, nagdire-diretso na, nag-umarte na ako. And si Bandoff naman, wala, cute ka lang, ganun. Chunk ako, chunky. Labas din siya ng shirt. Then nag-start ako, actually, Loving Nest, tapos... Then we were in the same movie together. Sabay din kami ni Bandoff talaga nag-umpisa. Yung batang ako, si Bandoff. Okay. Ilan taong ka na? 2 years old? 2 years old. Two? Ang, tight, years ang old. Dialogue lang nun, Papa. Ibig sabihin na, kinuha ko ng nanay ko sa tatay ko. Kaya pag inihiwalay mo ko sa dad ko, umiiyak ako eh. So yung drama yung eksena. Parang, you're mine. Papa. Siyempre, parang kasama na sa scene yung... Sa tunay. Tunay. No acting, please, ha? Okay, so... Tapos yun na. Tapos naghuman ng dariles. Aray! Oh, sunod! Siya muna. Oh, sige, go. Okay. Aray! Oh, ikaw! Tay? Parang masama ang pakiramdam ko eh. Taga-movies ako sa Regal, solo movies. Lutuloy na. Pero I think actually halos lahat kami magkakapatid. Noong mga bata kami, kami yung mga young, yung mga boys ha, kami yung mga younger Dolphy, maski kasi ako. Close kayo? Lahat kayong magkakapatid? Naman. Close. Oo naman. Totoo. No. So how? Pagka may birthday, lahat kayo nagkikita-kita? Yes. Really? May family picture kami, ayaw magkasya sa frame eh. No, syempre. Patong-patong na kayo. Pati apa nandun eh. Ilang layer yun? Hindi magkasya sa frame. Bakunan mo lang buong frame, ganun ka na lang kaliit eh, sa dami namin. How was it growing as a child? Unahin natin si Bandoff. Sige. So, parang artista rin nanay mo, artista rin tatay mo. Paano yun? Talaga 2 years old ka pa lang, may ilaw na sa mukha mo. Well, I grew up kasi ang kasama ko, hindi halos mga kasing edad ko eh. Yung mga artista ng tatay ko, yung mga staff ng mom ko, kumbaga yung mga kasama ko sa Home Alone. I grew up na mas matanda sa akin yung mga kasama ko. So, siguro, mabilis ako nag-mature. So, pagdating ko sa school, siyempre, pangit din yung, hindi naman pangit. Kasi siyempre, anak ka ni Dolphy, anak ka ni Alma, sa artista ka pa. So, yung tingin na sa'yo, yabang nito. May ganun. Eh. So, as much as possible, siyempre, ang tinatandaan ko, laging bilin sa amin ng dad namin na always keep your feet on the ground. Pero of course, masarap na mahirap yung sitwasyon, pero ako, pag mga malaki ko lang talaga yung naging close kami lahat ng magkakapatid ko dahil meron akong tatakbuhan, meron akong nalalapitan. Yung mga memories ko sa dad ko, puro nakakatuwang memories ko. Yung kami magkakasama, yung family ko, yung wife ko, with my kids. Yung, isa pa yung anak ko, si Vito. Baby pa siya, nasa hospital bed na yung dad ko. Di, anak kong kulit, parang Spider-Man, di ba? Pinukpo parang nung... ikaw lang. Di, oh, ito nga ko, ito guys. Pinukpo ko ng antibiotic na bote sa ulo. I am Thor, pak! Ay! Galit ako, sabi ni Papa, ha. Ba't ka tumatawa pa? Ngayon, alam mo na kung anong nararamdaman ko dati. Nasa hospital na siya noon. Di, sa Marina, sa house. Oh. Actually, puro good memories naman. Marami. Oo. So, comedian siya talaga, Epi, kahit in real life? Hindi siya as comedian as you see him on ano. Mas seryoso siya. Oo. Pero there will be times kasi na papakawala siya na. Tapos matatawa ka lang talaga. Pumapunch. Mukhang matinuyang na may diskarte sa'yo ngayon. Sana nga, Tay. Ano nga pala pangalan mo? Ako si Boyong!
Ako nga pala si Kevin. Yeah. Ang tatay ni Bing. Oy, talaga sobrang soft. Tsaka soft pa. Hindi siya loud kasi as a person. Oh. He says it really soft na parang kung sino lang ang makakarinig. Pero pag bumitaw talaga siya, talagang tatawa ka eh. Tsaka depende sa company. Naglag ka sa upuan. Yung talagang, paano mo naisip yun, Dad? Tsaka out of the blue. Bigla lang, ha? Yung ganon yung dating na talagang out of the blue, biglang merong ganon na ano. Tawa lahat kami. Ano nga may skit na yun? Ng, ano, anong klaseng... Kung kayo'y galing sa opisina at medyo pagod, wala kayong gagawin kundi mag-relax, maupo sa sopa, mag-alis ng sapatos, pagsuot ng sinelas. Ah. Si Vandol pag gumawa. Gina G. Coffee. Gina G. Coffee. Maupo. Mag-relax. At magtimpla ng Gina G. Coffee. Panoorin ko yan, ha? Yeah, panoorin niyo yan. Nasa YouTube yan. Okay. Gina. Oh, yun naman, Epi. Ano yung hindi mo makakalimutan? Ito, classic. Yung deathbed na niya. Actually, this is the night before he was Intubated, di ba? Kasi was, ano na, parang na, nagdireklamo na siya dahil hindi na siya makahinga talaga. Tapos he was being given the parang nebulizer? Hindi, parang... Pagpa-prolong na lang. Parang asthma pero the stronger one. Mm-hmm. And may certain dose yun na hindi na mabigay sa kanya. Tapos galit na galit na siya, bigay mo sa kanya! Nagising siya, pagtigitan may mga 7 doctors around him, tsaka nurses. Sabi na gano'n, no? Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum, nag-perform. Totoo? Nag-perform pa sa... Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Dum-dum-dum-dum-dum. Oh. Nag-perform. Sabi ko, Daddy, huwag ka mayabang. Hindi ka na makahinga. Talaga? No, I think he's relaxing himself. Yeah, pero, di ba, I mean, down to his last breath, nag-perform siya. Diba, yeah. Para sa akin. Hanggang sa kaduluduluhan talaga. Yeah. Mga sad memories, meron din. Marami, meron. Pero siyempre, mas natatandaan ko yung... Mas natatandaan mo, yung masasaya. Masasaya. Tsaka yung mas... May mga memorable kasi, kamukha... Kumbaga ano siya, mag-uumpis siya sa malungkot, tapos mag-e-end siya ng masaya. Pero, is there pressure? May pressure ba? May pressure sa'yo? Ang laki. Ang laki ng pressure. Especially nung pumasok na kami sa field. Mm. Yung same field. Mm-mm. Yung shadow, talagang ang laki ng shadow. Diba? Tapos ang ano doon, mas madali kang husgahan. Mas madali kang i-bash. Bash ang tawag yun doon ngayon, diba? Mas madali kang i-bash. Pagka medyo hilaw ang acting mo, ang dali kang tirahin. Buti na lang, walang social media pa. Dati, oo, no? Kasi ang dali mong i-bash. Diba? Ang sobrang dali nung pag-criticize sa'yo. Pero para makakuha ka ng compliment, sobrang hirap naman. Kasi palaging, hindi naman ganyan tatay mo, mas magaling tatay mo. Palaging may mas magaling ang tatay mo. Eh, alam naman namin mas magaling siya. Oo, tanggap diba? Nyo na yon, hindi na masakit sa inyo yun. Oo, hindi. No. Hindi na. Ah, hindi na. Kasi talaga mas magaling siya, maski mag-compare kami ng... Maski magsama-sama pa kaming puwersa. Oo, no? Siya nag-drama, nag-bida, ako nag-kontrabida, nag... Character actor ka. Pero komedyante namin talaga ito. Yan ang punchline namin ngayon. Hindi halata. Nasa kanya talaga. Kasi hindi nagsasalita eh. Bigla diba? Na lang may sasabihin na ano eh. Oo, parang ganyan. Tataob ka na lang bigla. Anak ni Pancito to. yun ang masakit talaga eh. Totoo. Alam mo, doon yan si Pancito nagkatuluyan, ikaw yung anak. Hindi, pero ako, Tol, ma'am, naging tackling fuel ko sa pag-artista yung maging under the shadows of Papa. Parang yun yung, hindi mo naman siya kaya lampasan eh. Hindi mo naman siya kaya pantayan. Yung may sarili ka lang, kumbaga, singa ka, ano gagawin mo siya? Parang naging, ano ka, mas na, ang tawag dito? Mas na, naingganyo ka. At the same time naman, ano eh, I grew up beside him sa movie. So, may sarili akong, ginoom niya ako sariling, ano eh, sariling duyan, no. And napapanood ko si Pancito, si kasama ko si Babalu, si Kito, si lahat ng to. Di ba? So, pinaka-well-trained. Oo nga. In terms of my father's craft. Siya. Kailangan sa bata pumapasok sa eskwela. Ayoko sabi! Halika sabi! Ayoko! Halika! Ayan nyo.
Idedemonstrate ko sa inyo kung paano ang tirada, ha? May paineta pa siya. Uy, may suklay pa man din. Uy. Pero kahit na sabihin mo pang, okay, wala nang papantay pa kay Dolphy, kahit yung kanyang mga sariling anak, kahit sinong komedyante actually, there's only one and only, right? One and only din naman sila sa kanika nilang mga piniling larangan. In your case, ano ang pinili mong tahakin na landas hanggang, yung journey mo hanggang sa ngayon? Well, of course, nag-umpisa talaga as an actor. Well, nag-model, tapos nag-acting, and then I became a director. Then I was dabbling into both. Both directing and acting. Kasi kumbaga parang hindi ko maiwanan yung acting. Pero at the same time, nag-e-enjoy ako ng directing. Kasi I like to be in control. I have this brave face na... Composed. That's why, nung time na namatay nga si Daddy, they were all surprised kung bakit hindi ako umiyak, hindi ako maano. Pagdating ko sa bahay, pag nasa banyo na ako, doon ako umiiyak. Doon yun yung parang gano'n ko. As an artista, what was your favorite role? I mean, what's the role that you always go back to? Yung binabalik-balikan mo sa alaala mo because maganda yung experience of performing or you're proud of that performance? When I did Pusong Mamon. Ay, Nick! Oh! Kanina ka pa ba? Mga 15 minutes lang. Hi, Nick! Pwede ka pumasok. Nagkukwento kami ni Annie. That was a movie kasi na parang, kumbaga parang ahead of its time. It was directed by Joel Lamangan. And then, I was line producing it. I was acting in it with Lorna Tolentino and Albert Martinez. And then, ang nangyari was si Director Joel had a heart attack on the fourth day of our shoot. So pagkatapos yun, biglang... Joel Lamangan had a heart attack. So, but he was fine. So, binisita ko sa ospital and sabi niya sa akin, Eric, walang gagawa nitong ibang director kundi ikaw. Sabi ko, Direk, gusto kong mag-concentrate din sa acting. Hindi, ikaw lang pwedeng gumawa niyan. So, pinagpatuloy ko for him. Annie, I'm so sorry. Patawarin mo ako. Alam ko may kasalanan ako sa'yo. Hindi ko naman talaga sinabi. Nung time na yon, I was nominated for... The movie was nominated for Best Picture. I was nominated for Best Actor, Best Director. Oh, wow. However, wala akong pinalalunan. Okay. Pero nominated ako sa lahat. Kasi okay na rin. Ang kalabang ko si Cesar Montano for Rizal. Paano mo naman tatalunin yung character na Rizal? Pero yung accolades, yung write-ups... The acknowledgement. Legitimacy. That was given to me for being a director and being an actor. Yung pag, kumbaga parang yun yung parang culminating ano sa as an actor and a director. Right. Parang, uy... I've made a mark somehow. So, mabuti na iwan mo. Hirap iwan yan, ha, pagka na ano ka na, na-addict ka na dyan. Ang ano kasi, ang nangyari kasi, parang when my dad died, parang nagkaroon ng ibang dynamic. Role. What happened is I'm the executor of the estate. So parang naging, I have to think of lahat ng paraan, paano papagalawin yung estate. So, parang napunta doon. Kaya biglang ngayon, nasa backseat kayo yung acting and directing. Oo, kailangan ayusin mo yung pamilya. Kailangan ayusin ko siya. So, Teka muna, binilin ba yan ng dad mo sa'yo? Mm-mm. Talaga? So, I made a promise that ang sabi niya sa akin was... Binili rin niya. No, because he stepped up eh. Doon siya, nag-umpisa na siya magbilin sa akin. Kailangan ganito. Pag mayroong ka-meeting, akong pinapapunta niya. Mm. Yung sinabi niya sa akin, basta Eric, gusto ko walang away, pantay-pantay lang. Actually, lahat naman kami sinabihan. But it was on paper na gusto niya na ako. He wants me to take over. Right. It's not easy because pwede naman doon sa... Kasi ang dami ninyo. Ang ano kasi, pwede naman kasi mga kapatid ko na nasa Amerika. Kaya lang, nasa Amerika kasi sila. Mm-hmm. Parang ganun siya. So, agree naman lahat. I mean... Wala namang kumontra. Wala namang kumontra. Ah, maganda, wala. Maganda. Uh-huh. Alam ko na, imbis na ganito lang, ang nag-iisip kasi ako kung ano yung mas maganda. Mm-hmm. All the time. Right. So, I know it takes time, but... matagal yung proseso, matagal yung time na kailangan ibigay. Pero, patience is a virtue, I think. Right. Pag nag-antay ka, you will reap more. Oo. Yeah. So, lalo pagdating sa real estate. Yeah. So, parang ganun yung ginagawa namin. So, I see. So, busy ka. Medyo busy.
I'm so happy lang na meron akong ganito kasi na meron kaming Quezon City kasi nga nagkakasama kami parate. Tapos para lang kami nagbabakasyon, para nagbabonding lang kami na magkakasama kami, na sa resort kami. Oo. So, at nakakapag-direct ka, nagiging control freak ka ng konti. Oo. Diba? And we do what our father taught us to do. Uh-oh. Which is? Comedy. Yeah. Ayun. But si Epi kasi, okay, comedy, pero okay ka naman din sa comedy, of course, right? Pero parang character actor talaga, no? I started being Eric's assistant director. And that's how I learned how to love directing as well, or being behind the camera. Tapos pag may mga roles na ano, okay ko na yan. So yun na yan. Basta may mga roles na mahirap at wala kami artista, papagawa niya na sa akin. Basta, so doon nagsimula yung mga pagganap ko sa mga character roles. Anong pinakamahirap na ginawa mo? Hirap ng character ha? Kasi iba-iba yun eh, no? You have to look different, sound different. Ano yung pinakamahirap? Well, ang pinaka na-test ko yung ginawa ko yung serial killer ako. Yung radyo. Radyo ng tao! Yes, Lady X here! Hello, Lady X. I'm back. Tanga na naman eh. Kung ano-ano naman ang mga pinag-uusapan niya ng mga callers mong puro kababawa naman ng problema. Eh ako, bakit di mo ko bigyan ng tamang airtime? Parang ano ko eh, parang isip bata na pinalaki ako ng dalawang siraulo. Diba? So parang ganun siya eh. Ganda na kwento. Anyway, yun yung isa sa mga pinaka medyo challenging. Hirap din maging artista. Yun ang ano ko kasi, marami ako mga kuyang pinaguhugutan ng mga, diba, ng... Kumbaga, yun, kamukha nun, kailangan kong... I have to hit the role, I have to hit the mark of yung character, di ba? So marami akong nalalapitan mga kuya, pinagtatanungan kung paano ko i-attack. So marami kami support group. Kumbaga. Right. Yeah, ang dami. May, talagang 18 sila. Diba? Pero kayo talaga ang tatlong pinakamalalapit sa isa't isa because you're all in the industry. Well, siguro lang kasi itong dalawa na to talaga ang mas naging... Kami kasi close. Parati magkasama. Saan? Kalokohan, sa lahat ng bagay. Huling-huli eh. Oh, ito namang si Baby Bubot. Uy, pero baby face ka pa rin ah. Totoo nga. So, si Bandolf naman started as a child star, 2 years old, naiilawan na. Pero talagang ikaw ang nagkomedyante. Alam ko action star ka sa mga pangarap mo, pero hindi talaga tayo napunta doon kundi comedy. Yan talaga love mo. Huh? Oh, that's it! Hari! Hari, ano ka ba? Hari! Mababasa! Ay, bitang! Hari! Ay, ano ka ba? Hari, ano ka ba? Hari! Yes, kasi when I was growing up, pag napapatawa ng tatay ko namin, iba yung kaligayahan na bibigyan mo sa tao. Kasi lalo na nung day na nag-viewing yung dad namin, nung nakaburol siya, umiiyak yung matatanda. Sabi sa amin, alam niyo po ba, kahit isang oras ng buhay namin, kahit wala kaming makain, mapanood lang namin tatay, manwawala gutom namin. Wow. Kumbaga yung... I believe that. Yung, laughter is the best medicine eh. When you make people laugh, iba yung kaligayahan na nararamdaman. Uy, parang ako, di ba, nag-shift nung nag-stop ako showbiz sandali, nag-shift ako ng politics. So now it's my last term. Anong key? Ano yung ginagawa ko sa taong bayan? Of course, tumulong at the same time, making them feel happy all the time. Sa abot na mga kaya ko, di ba? I almost forgot you're in office. No, I'm here now. Okay, I sit down corrected. Talaga naman, oh. Hindi mo itutuloy-tuloy. For now, I'll finish my last term with the high callers, with the... Na meron akong maiiwan sa taong bayan na mapapakinabangan nila kahit wala na ako. Wow. So, office, diba? Bata nitong magsalita ng ganun, ano? Diba? Isip matanda, ganun. Ilan ang baby mo? I have 3. Three? Yeah. Wow. I have a 20... I can't believe that. 20 plus? May 20 plus ka na?
si Gabby, then I have a 14-year-old and a 13-year-old. Hindi ako makapaniwala, Eric. Bata lang dati po eh. Ang ano kasi kay Vandolf, you remember him as Vandolf the little boy. Yes, you really. Yun yung nagtatat, yun yung tumatatak sa mga Pilipino. Pero may 20 plus years old na siya. So kinikwento mo yung tungkol sa ginawa rin ng dad mo. And then, what legacy do you want to leave your children? Legacy? As the public servant or as the performer? Both. All. Both, all of the above. Basta ako, kung ano man mabibigay ko sa kanila, may iwan ko sa kanila, eh, pagyabungin nila. At the same time, laging turo ng tatay namin, always keep your feet on the ground. Matalinhaga. Parang mas matanda pa sa akin kung magsalita. Oo, matalinhaga. Parang lolo. Alam mo kasi. At kung gaano siya kasaya pagka pinapanood natin silang magkakasama tulad lang nito, parang nasa ano lang, nasa komedor. Ganun din sila sa kanilang show na Quezon City. Sino nakaisip? Una kasi niyan, we had a show before, Quezon Avenue. So when sila Miss Wilma asked us to pitch. Mm. So nag-pitch kami na may ibang show. Tapos naisip naman, let's reprise that and this time tawagin natin Quezon City for comedy theater. So galing kay Epi yung comedy theater. Uh-oh. Kasi eksakto nga, comedy theater city. Diba? So pinitch namin. Nung pinitch na namin, gusto nila. Sabi, ito yung gusto namin. So pagkatapos, game na tayo. Pagkababa ng pagkapindot ng Zoom, tago ko kay episode ko. Anong gagawin natin? Hindi nila alam yun. Hindi nila alam yun. Pero of course, we have something in mind. Na-realize ko na kailangan kong mag-produce. Diba? At mag-put up ng isang show. Tapos, ang ginawa namin is nag-collate kami ng mga writers. And then, syempre, of course, yun na nga, ang maganda lang sa show na to, dynamics kasi namin, parang we allow everyone to contribute. Ano ang kinakanta pag may balloons? Ako ay may lobo, lumibad sa langit. Hindi! So we have actors who write in the show. Like all of us, sila Vandolf, sila Jenny, even sila Jean Padilla, sila Berwin, lahat sila nagko-contribute. And then one of our actresses, kasama namin, cast si Donna Cariaga, she writes for the show. Okay. So, nagre-write, sumusulat siya ng mga segment, mga sketches. So, parang lahat merong ambag. Yes. Kumbaga, ino-open namin yun sa ano, sa lahat na tulong-tulong tayo. Actually, yung mga script namin sa mga opening and closing, talagang ano lang, one page lang yan. And then, kumbaga, yun lang yung mga, kumbaga, parang guide lang siya. But, basically, once we start it, yun na, anong gagawin natin? Maghahamunan kami, like yung labanan. Marami kami mga segment, marami kami mga small games ng mga pinaglabanan, kung tawagin namin. Yung kukuha ka ng object, tapos, kunyari, phone. Hindi mo siya gagamitin as phone. Sabi mo, ano to? Plancha. Or, you have to think of another way. Maraming improvisation doon sa show. But comedies like that, it's a comedy, lot of improvisation. Yes. Actually, isang pinapakita nyo kanina dito, yan, improv yan. Ito, we call it the... On the spotlight. On the spotlight. Guys, wala pa ako napipiling bida! Sige ba? Sige, ulitin natin. Ito. Nag-iisip ako pa sige solo ko. So you don't know, walang script, walang ano, hindi nila alam kung sino sila. Sabihin nila namin, ikaw, director ka. So ikaw, arte ka ng director ka nung walang script. Oh, ikaw yung artista. Pero ano ka dito? Bibigyan mo siya ng ano, artista ka pero ano ka? Action star. Okay. So magkailangan action star ka. So parang ganun siya. Okay. So on the spot, binibigyan ng instructions kung anong gagawin. And you have to accept the instructions. Challenge, diba?
So ano naman ito, Vandal, yung pinag-uusapan ng gusto na bawal, parang ikaw wala kang problema doon, ano? Yung bawal tumawa. Alam mo yung alamat ng cha? Cha na lang. Ba't tumawa ka na? Hindi, di ba ako tumawa? Hindi lang ako bawal gumiti. Bawa! Naku, hirap ako dyan. Wala akong bawal masyado dyan eh. Poker face ka eh. Ano, di ba yun parang magkaharap kayo, then bibigyan ko ng joke, kailangan hindi ka tumawa. Tapos siya naman magbibigyan ng joke. Pag tumawa ka, out ka. Parang gano'n, one point. Eh, nag-trend yun, di ba? Ang grabe yun eh. Paano mo malalaman? Bakit may pangit? Paano't bakit? Tanong mo sa nanay mo. Paano mo malalaman? Nag-trending siya ng gusto. Si Kais kasi, hindi naman kasali, tumatawa. Ako kasi, actually, pagka madali ako patawanin, pero pagka challenge mo ako na, oh, laban ganito yan, lalaban ako. Hindi ako talaga tatawa, talagang kaya kung hindi tumawa. Ang problema ko, wala akong baon na joke. So, paano ako magpapatawa? Correct. Detalo na kaagad ako dahil wala akong joke. So, correct. Kaya sabi ko, mabuti nila ako yung mediator ng show. Kasi, oh. Ay, wala mo pwede kumalaban sa'yo, ikaw director, no? O, ginagawa ko yung sa mga anak ko, ah. Okay, no smiling. Yeah, kaya nila. Parang ganoon, parang ganoon siya. Yeah, walang kukurap. Walang kukurap. Oo, depende sa ano. Ah, may ganoon talaga. Kumbaga, tas kami gumagawa. Challenging, pero masaya. Yes. The same time. May nagsabi nga, hindi ko na ito pangalanan. Pero may nagsabi, uy, ginawa na ni Dolphy yan eh. Sasabihin, eh baka ginawa niya rin yan eh. Comedy is, you know, you can reinvent it. Yeah. Of course. But as long as you know, you still have a different way of executing. Twist mo lang siya. Twist mo lang. Ang mukha niya, yung banayad, ang ginawa namin, kape. Oh, something like that. So, ganun lang siya. Ikaw ba eh? Ano ba na opisina? Magunat! Amoy ng hangin at magkape. So, Quezon City is produced by you. Yes. Hindi naman sumasakit ang ulo mo ng numero, tao. Medyo. Ang hirap mag-produce. Medyo. Minsan, abunado konti. Abunado kang konti. May mangungutang pa sa'yo. Or mag-a-advance. Tsaka, of course, isang pinakamasarap pang nangyayari sa Quezon City, yung katrabaho ko, asawa ko. Ah, ayun. Magkasama sila. Tsaka yung camaraderie. Oo. Naging pamilya na kami. Pamilya na kami lahat. Naging gano'n. Kasi sabay-sabay kami kumain. Kasi pag nag-segment kami ng Jen, totoo eh. Yung sampal niya, totoo eh. Hindi ko talaga. Doon lang siya nakakagante, ha? Doon lang siya nakakagante. Kaya hindi na kailangan acting yan eh. Pero aside from Quezon City, okay. So this takes up a lot of your time. Tama? Marami bang may oras, ano? Meron naman. Ang maganda lang kasi sa amin, nagla-lock-in kami. So we get to do 3 episodes, 4 episodes. Kumbaga parang we do it in one go. 3-4 days kami. Tapos 3-4 episodes ang natatapos namin. Tapos yung buong buwan, libre na kami to do other things. Pero maliban dito sa Quezon City, anong pinagkakaabalahan nyo? Ikaw, I guess, yung mga anak mo, right? Yes, of course. Family ko, same time yung work ko sa Paranaque. Yes. Ano ba gusto mong iwan na talagang tulong sa Paranaque? Basta ako, yung tagline ng tatay ko na lagi mag-iwan ng ngiti sa inyong mga mukha. Aba. Yun lang naman. Naalala ka pa rin talaga nila bilang anak ni Dolphy? Eh, parang may dumi nga ako lagi sa mukha pag nakikita ka. may dumi ba ako sa mukha? Nakikita ko palang tumatawa na. Okay, di ba? Oh, okay. O, ikaw naman, Epps. Kilala ko si Mapet. Hi. I love her. Okay, so, are you also into her businesses? No. Actually, you're full-time acting? I opened a production house. Ah, okay. Yung production house is called Epic Productions. And I just produced and directed a film, short film,
Ikaw rin, Umarte? Hindi. Director lang. Director. Ah, wow. Okay. Hindi pa siya lumalabas. Mm. Pa siya so lumalabas. Busy ka it's going the festival rounds now. Ah, wow. Good luck. It's really just but to create. My end goal talaga is I'm a storyteller. Mm. That I know. Whether I'm in front of a camera, whether I'm behind the camera, whether I'm writing a script, I'm a storyteller. I love telling stories. I love creating stories, and I love making it happen. Wow. Okay. Yeah. Meantime, the kuya keeps everything in place for everybody. Ikaw, I'm sure gusto mo rin gawin yan eh. Kaya lang, ang dami mong ginagawa para sa pamilya. Well, parang ganun yung ano namin eh, di ba? Oh, kailangan ko na ganito, gumawa ka. Ako ngayon yung gagawa. Ako yung nasa creative. Yeah. Siya yung... Nagdidikta. Oh. Kasi minsan, well, yun na nga, because... Ganun din ako, like before, like my movies, when I started directing, gusto ko, may kasama ako. Ang usually yung kabatuhan ko talaga is Epi and my other brother, Ronnie. Mm-hmm. Oh, tulungan niyo ako, basta ganito yung story, ganyan-ganyan. May isa kasi, si Ronnie, magaling sa dialogue. Si Epi, magaling doon sa sitwasyon. Oh. Ako naman, saka ideas, ako naman, magaling ako doon sa sitwasyon. Parang ganun eh. So yung efforts namin, parang swak. That's why nga din also, for Quezon City, I asked, sabi nga, ang dami ko kasing ginagawa. Sabi ko, Epi, mag-direct ka din dito. So, oh, so yung trabaho ko sa Quezon City, kalahati, kanya. So, ayun! Kaya hindi ako, kaya medyo, kaya gusto ko din ginagawa yung Quezon City kasi medyo relaxed ako. Ayun. May bayad ka ba? Oo naman. Ayun, nababayaran naman. Pwedeng hindi. Dapat lang. Oh, Mang Conde the second, na-offeran mo na ba ng kotse? Ay, hindi ko kaya. Hindi mo kaya. Hindi ko kaya mag-offer ng kotse ang dalawang yan. Okay, sa bahaging ito na tayo ay magkakaroon ng pagsusulit, parang nababanaag ko sa kanilang mga mukha na nanininerbios sila. Bakit parang, alam mo, yabang nyo ah, anak ako ni Dolphy. Pero ngayon, magtatanong tayo ng trivia tungkol sa tatay nila. Parang nininerbyo sila na hindi nila masasagot. Okay, ngayon malalaman talaga natin kung tama lang na sila'y pinamanahan. Hindi lang ng pangalan, kundi ng kayamanan. O, kita nyo? At pangalan. O, di ba? O, eto na. Anong kalye sa Tondo sa Maynila ipinanganak si Dolphy? Sa libro to eh. Hindi nyo binasa yung libro? Yeah, pero hindi ko maalala ngayon. You know, I would think kayo ang nagsulat nun, ha? Yeah, I published the book. Ayan, yan na. At hindi po alam ang sagot. Hoy, no copying! Ba yan? Ako nga mula eh. Hindi ko alam eh. Kayo? Hindi ko alam kung kalsada to dun. Sa alam ko, Tondo. Okay. And the right answer is... Kalye... Padre Herrera! Calderon. Ako Torres. Torres Calderon. Di ba pwede ano to? Ano sa'yo? Hospital, Hospital ng Tondo. Doon nga naman pinangalan. Alam mo, ang daya mo ah. Hindi hospital ang tinatanong natin ha. Mali, mali. Okay, ang susunod na tanong sa mga anak mismo ni Dolphy. Anong unang stage name na kilala ang inyong tatay? Ewan ko sa'yo. Ano spelling nun? Ay? Aba? Yay! Palakpakan naman dyan! Okay! Okay! Golay! Paano naging Dolphy? Hindi, Dolphy pangalan niya talaga. Rodolfo. Yung Golay, actually, si Pugak tsaka si Tugak, parang sila yung main performers. May Chinese merchant. Oo. Siya yung Chinese na nagtitinda-tinda. Pangatlong tanong, ano ang tinitinda noon ni Dolphy para makanood lang siya ng pelikula sa movie theater ng libre? Ano to? Manahimik kayong tatlo't magsulat na lang, ha? Hindi ko alam. Napakahuwaran mong anak, Eric. Ayan. O pwede bang ipakita natin ngayon sa camera mga sagot, mga henyong anak? Ano yan? Taho? Ano ba? Biko. Mani? Una, hindi ganyan na spelling ng mani. Buko? Biko? Biko. Okay. Sabi ko na ako. Aba! May nagwagi! Si Epi!
Teka wala, sandali. Yan ba hinulaan mo lang? Tumamba ka lang? Hindi, palagi yung sinasabi yan eh. Na? Na bago sa manood ng Charlie Chaplin, di ba? Nagbebenta sa ng mani sa loob. Ah, actually, ayun. Yung ano yun, tama ka, butong pakwan. Correct. Yung mga mani, butong pakwan. Oo. Oh, oh. Okay. Pang-abag na tanong, magkano ang unang talent fee sa natanggap ni Dolphy? Paktay tayo dito. Alam mo, Eric, ikaw natural kang komedyante eh. Ano bang piso? Ano yan? 50 centavos? 50 centavos? 5 pesos. 5 piso ba yung may nagwagi? May pakinabang! May pakinabang yung bunso! Ano ba naman? Alam mo talaga yun? Matanda na ako kaya marami na akong di naalala. Chamba lang. Kunwari ka pa dyan. Kunwari ka pa dyan. Okay. Okay. Ang pelikulang ito ay pinroduce ng RR Productions noong 1966 kung saan nakatambal ni Dolphy ang Queen of Philippine Movies sa si Susan Roses. Ni-remake ni Gabby Concepcion at Maricel Soriano. O ano ang title? Hindi ko alam eh. I wasn't born nung mga panahon pa rin. Hindi pa ako pinapanak ng 1966. Malapit kayo, ma'am. Pakita mo. Pwede to, ma'am? Malapit. Ah! Alam ko na! Oh. Wait, time's up! Time's up na eh! Hindi pwede malapit kayo, ma'am. Mukhang may mananalo, ah. Ah, ganon! Ano yan? Ay, Ay! Okay, oh, pakita nyo. Give up. Give up. Yung isa, Marv. Meron siyang pelikulang Pepe and Pilar. Yes. Oh. Ayun! Okay. Ang galing. Buti pala tumingin ako sa'yo. Buti tumingin sa akin. At saka may ganong clue. Ano ang karakter na ginagampanan o ginampanan ni Pidol sa kauna-unahan niyang pelikula kasama si Fernando Poe Jr. Senior. Ah, may senior pa pala, ano bago junior. Ano ang karakter na ginampanan ni Pidol sa kauna-unahan niyang pelikula kasama si Fernando Poe Jr.? Ano yan? Ano ko, pero parang alam ganun. Alam niya, ang bilis. Parang gano'n ah. Hindi ako sigurado, pero parang may gano'n. Baka to pa rin. Hindi eh. Ayaw ko. And pakita ng mga sagot. Ang tamang sagot ay... Rodolfo Quiso. Anong bayoneta? Golay eh. Kasi golay. Fernando Poe Senior ginagamit kasi golay. Kaya bayoneta. Ano ba't bayoneta? Bayoneta lang yung nakita sa kanya. May bayoneta lang yung nakita sa pelikula niya eh. Sabi niya, Tay, ako may hawak ng bayoneta na yan. Ayun! Okay. Tama, tama. Bayoneta. At tagal nila inantay ng golo namin yung scene niya. Paglabas, wala siya. Ang nakita lang sa kanya yung bayoneta ang hawak. Oo, kaya nakalagay doon as himself because pangalan lang niya yung nakita sa pelikula. Ayun! Pero bayoneta lang talaga. Bayoneta lang yun. Saka yung pangalan niya. Oh, so tama ako, ha? Wow! Sa credits, actually dapat tama yung kay Van. Malapit-lapit na, malapit. Bigyan namin ng 1 point si Van. Half point. Parang isang city lang. Oo. Mabuli natin. Kung nabubuhay pa si Dolphy, ilang taon na siya ngayon? Ay, nauna si Effie. Ako nauna. Ikaw ay si Eric. Ako nauna. Hindi ikaw. 94! Wow! So, he was 84. Yes. And this year, tama ba, is the 10th year. 10th year. 99 yan ah! Hindi, oh! At ang nagwagi ay si... Ayan! Nadali sa Pepe and Pilar! At sa 94! At saka sa 94, ang bilis! Ang daya mo kasi nakita mo kaagad yung tanong. Ito ang munting handog ng Corina Interviews habang nandito pa tayo sa 10th year ng pagbibigay ng pugay sa kanyang kontribusyon sa industriya. At ang pinakamalaking kontribusyon niya ay ang kanyang mga anak. Ayun! Salamat. Okay ba yon? Yeah. Of course. The line lives on. So gusto namin kayong pasalamatan kasi medyo nagsaboy kayo ng lagim dito sa programa ko. Huling tanong na lang sa inyo, ano ang pinakamahalagang aral ang iniwan sa iyo ng tatay mo na ipapasa mo sa mga anak mo? O sa lahat ng mahal mo sa buhay? Always keep your feet on the ground. Kasi kahit gaano kataas ka lumipad,
Masakit pag lumagap pa. Talagang yung respeto niya sa trabaho, sa katrabaho, yun, makikita mo talaga, he practices it. So ako para sa akin, yung isa sa mga pinakamalaking legacy iniwan niya. Galing. Somebody said that. I don't teach my children. I live and I let them watch. Oo. Ganda, ganda. Disiplina yung tatay mo. Ikaw naman. No, sa akin naman kasi bata pa ako eh. Ang sinabi lang niya sa akin nun, dapat alam mo ang pagkakaiba ng tama at mali. She said that to me, pagka tama, very good. Pagka mali, acknowledge it and correct it. At hindi ko nakakalimutan yan. Nice. O, palakpakan naman natin Quezon Brothers of Quezon City. Mapapanood din ninyo dito sa Net25. At habang kami nagsa-selfie, bye guys, group hug! Dito ako sa likod nyo. Ayan. Yan lang. Ayan. Picture taking.